kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Makalipas ang humigit kumulang isang taong paninirahan ni dating Congressman Arnie Teves sa bansang Timor-Leste, sa wakas ay nahuli na rin ito. Hindi na nakaporma pa ang matikas na dating congressman kahit na may mga security personnel pa ito na nagbabantay sa kanya. Ay hindi na ito nakapalagpa sa pinagsanib na puwersa ng arresting team mula sa mga kapulisan ng East Timor at Interpol. Alas 4 ng hapon March 21, 2024 na timbog si Teves habang ito'y nagpaparelax ng paglalaro ng golf sa Top Golf Driving Range and Bar. Akusado si Arnie Teves bilang utak sa pagpatumba kay nooy Gobernador Ruel Digamo ng Pamplona Negros Oriental noong March 4, 2023. Maliban pa doon, ay nahaharap din si Arnie Teves sa kaso ng pagpatumba ng tatlong mga tao sa Negros Oriental noong 2019. Idagdag mo pa ang kaso niya para sa violations of the Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act at violations of the Law on Explosives. Matapos makalkal at madiskubre ng mga otoridad ang mga matataas na kalibre ng armas sa loob mismo ng compound na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. July 26, 2023, minarkahan ng Anti-Terrorism Council si Arnolfo A. Teves Jr. kasama ng mga sinasabi nilang mga berador niya bilang kalaban ng Estado. February 28, 2024, ay nasa red notice na ng Interpol ang pangalan ni Arnie Teves. Ang red notice ay isang request sa mga law enforcement sa buong mundo para hanapin at arestuhin ang sinumang tao na wanted sa mga mabibigat na kaso sa kanilang bansa. Buwan rin ng Pebrero nang maglabas ng utos ang Manila RTC Branch 51 sa DFA para kanselahin ang pasaporte ni Arnie Teves, rason para mas lalong sumikip ang mundong ginagalawan ni Boss Idol. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Timor's Police si Arnie Teves at tinatrabaho na ngayon ang extradisyon na mangyayari para tuluyan ang madala pabalik ng Pilipinas si Arnie Teves at harapin ang mga kaso laban sa kanya. Dahil sa bigat at dami ng mga kasong kriminal na nakahain sa kanya ay siguradong tagilid ang sitwasyon ni Teves na malulusutan ang mga kaso na ito ayon sa DOJ. Kung sakaling tuluyang sa bilibid ang bagsak ni Boss Idol ay siguradong isa ito sa mga VIPs doon at hindi basta-bastang magalaw dahil sa kanyang kapangyarihan. Ano kaya ang malalaking revelasyon na malalaman sa pagbalik ni Teves sa Pilipinas? Kapanapanabik ito dahil maraming mga sinabi noon si Arnie Teves na kanyang nalalaman patungkol sa ibang nasa gobyerno na pinipigilan pa niyang isiwalat. Tingnan natin sa pagbabalik Pinas ni Teves kung meron nga ba siyang mga impormasyong papakawalan na ikatagulat ng mga mamamayan. Samantala, blastado ng arrest order laban kay Pastor Apollo Sikibuloy na inisyo ng Senado. Anumang oras ay pwedeng pasukin ang lugar kung saan ay pinaniniwala ang doon nagtatago ang pastor para isilbi ang arrest warrant at diretsyong dalhin ang pastor sa Senate Detention Cell sa Manila. Hindi pa man naaarestong pastor, pero nagpapasaring na ang ilang mga taga-suporta nito na dadaan daw muna ang mga aaresto sa kanilang mga kamay bago nila magawa ito. Ito ang video clip mula sa channel ni Direk Freddy kung saan makikita ang ilang miyembro ng KOJC na galit at hindi pabor na arestuhin ang kanilang pastor. Direk Freddy Valera lang sa kalam. Kay sa kamay namin. Daan muna kayo, daan muna kayo sa amin. Bakit? Anong gagawin? Gagamit din kami ng palmolive? Ganito ba yung mga tao sa kingdom ni Kibuloy? Ganyan ba yung ugali? Oo, muna sa amin. Tagal na naman hinta sa inyo. Tagal nyo. Bumaba na kayo dyan. Kung hindi. Kung hindi, ate, anong gagawin mo? Pinabababa mo yung alin, presidente? Yung first family? Bakit? Anong gagawin mo kung hindi? Kahit mismo ang direktor ng PRO 11 sa Davao ay alam na posibleng may kakasamula sa miyembro ni Kibuloy para pigilan ang pag-aresto sa kanya. Pero ganun pa man, ay nakahanda rin sila sa kung ano ang pwedeng mangyari. We all know that the members will be agitated by it, of course, no? But we are ready for any eventualities at the outcome of this serving of the warrant.
Nagbigay pa ng assurance si Senador Bato de la Rosa na kilalang kaibigan ng pastor na walang sinumang makakatoda sa pastor sa loob ng Senado. Ako mismo, punta ka dito, tingnan natin kung may babaril sa'yo. Andito ako, walang pwedeng makakapatay sa'yo. Handa rin itong samahan ng mga pulis na aaresto sa pastor para masigurong walang putukan at gulong mangyayari. Kung hihingi ng tulong sa akin yung Sergeant Arms, sir, kaibigan mo man si Pastor Kibuloy. Alam namin sir, andyan siya. Para walang gulo, sir. Baka pwedeng samahan mo kami, sir, at ikaw humarap doon para walang putukan na mangyari. I'm willing to do that. Si Pastor Kibuloy, kilala ko na hindi violente na tao. Yung followers niya, masyadong mababait. Isang napakalaking problema at napakalaking maling desisyon kung sakasakaling may magpapaputok mula sa miyembro ng KOJC para pigilan ang pag-aresto sa pastor. Kung mangyari man ito, ay dito na magkakaroon ng klaro ang aligasyon ng isang witness noon na nagtatago raw ng mga armas ang pastor sa kanilang kingdom. Pero malayo naman siguro mangyari ito dahil mga kultong relihiyon lang ang madalas na gumagawa nito. Tanda niyo pa ba ang nangyari noon sa isang lugar sa Pangantukan sa Bukidnon Province noong year 2000? Nang sinilbihan ng mga otoridad ng arrest warrant ang leader ng kulto na si Alfredo Opciona. Pero hindi ito sumama sa mga otoridad. Bagkos, nagwala ito at nanag-arason para sila ipagraratratin ng mga kapulisan. Tumba si Opciona na leader ng Tadad kasama ang ilan pa niyang mga tauhan. Wala na sanang drama pang magaganap sa pag-aresto kay Pastor para maging swabe lang ang pag-transport sa kanya sa Senado. Hindi naman talaga mapagkakaila na hindi kayang matanggap ng Pastor kung ano man ang ginagawa sa kanya ngayon. Mula sa imbitasyon ng Senado pati ng Kongreso ay hindi nito pinansin. Sabi nga ng iba ay sobrang taas ng tingin ng pastor sa kanyang sarili kung kaya't di nito kayang matanggap na siya ay pwedeng arestuhin. Ang tanong, alam na kaya ngayon ng mga otoridad kung saan talaga nagtatago ang pastor? Makakaya na kaya nilang arestuhin ito? O baka naman tatagal pa ito? Ikaw, gusto mo ba o ayaw mo na maaresto si Pastor Apollo Kibuloy? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.